Okay guys, so ito na po yung part 3 sa Java Library Management. So on this video guys, ang gagawin naman natin, so i-display natin ang lahat ng record na galing dito sa ating table. So itong table books. Then bago tayo magsimula guys, so mag-design muna tayo ng form para sa pag-display ng ating mga record. Okay, so dito tayo sa add new book muna. So itong cancel, lagyan muna natin ito ng function. So para pag cancel natin, so ibalik natin siya sa min form. So dito tawagin natin ang min form, then mif equals new min form, then mif dot set visible, then true, then this set visible, then equals false. Okay, so next mag-create po tayo ng form para sa pag displayhan sa ating mga record. So right click, then new, then jprim form, then lagyan natin siya ng books record, then finish. Okay, so mag-design muna tayo dito. So mag-add din ng label. Right click, then edit text. So ilagay natin siya ng books information. Then font size, lagyan natin siya ng 24. Okay, then mag-add tayo ng table. Okay, then next mag-add tayo ng label. Right click, edit text, then search by book name. So lagyan natin siya ng search. So then itong font size, lagyan natin siya ng 14. Then mag-add tayo ng text field. Okay, then right click, edit text. Then change variable name, text box search. Then mag-add din ng button. Right click, edit text, then home. Right click, change variable name, then btn home. Okay, then itong color nito, so lagyan natin siya ng, so copy natin tong color dito. Then color font is white. Okay, so ang next dito tayo sa table. So right click, then table contains. So dito sa table contains natin, so dito sa columns, kung ano yung nasa database natin dito sa table books, so ito rin ang ilagay natin. So itong book ID, name, ISBN, edition, author, publisher, and status. So ilagay natin siya dito. So book ID, in book name, the next is ISBN, then edition, author,
publisher, then available. So yung status is lagyan natin siya ng available. Okay, then dito sa book ID, so width lagyan natin siya ng 50, book name 200, ISBN 100, edition 100, author 200, publisher 200, and ito sa last is 100. Okay, same guys. Then tanggalin natin itong mga row. So dito tayo sa rows, then remove natin to. Okay, then dito sa auto resize mode, so para mag display yung scrolling bar, so off lang natin. Okay, so ang next natin, dito tayo sa home, so lagyan natin siya ng function. So kapag cancel, ibalik natin siya sa main form. So main form and MF plus new main form, then MF that this set visible true, then this that set visible false. Okay, so next natin, mag-create tayo ng connection para sa database. So kopyahin lang natin tong connection na dito sa add new book. So dito tayo sa ibaba, so kopyahin lang natin to. So ilagay natin dito sa ibaba, then okay. Okay, so mag-create tayo ng function para dito sa con. So dito tayo sa itaas, so connection in con, then statement, then stmt, then result set, then rs, then string query. So click lang natin to, then add, import ang statement java, then sql result set. Okay, send guys, wala tayong error. Then mag-create tayo dito ng string para sa ating table, so i-display natin. So PID, then B name, then B ISBN, then B author, then B status, then B publisher, then B edition. Okay, so then ang next natin dito, so i-call natin ang connect para sa database. Then dito naman sa ibaba, mag-create tayo ng function sa pag-retrieve sa record ng ating box. Okay, so dito tayo, so public void load books, okay, then dito naman, so default table model, and model equals default table model, then i-call natin ang
table name. So ito, recall natin. So right click, properties, kunin natin yung name. So itong jTable 1, tinilagay natin dito dot get model. Okay, then click natin to, then import table model. Okay, then next model dot set row then 0. Okay, so dito i-call natin ang connect, then query equals select all from kung ano yung table natin. So i-select natin ang books. Okay, then rs equals stmt dot execute query, then i-call natin ang query. Okay, then dito sa ibaba lagyan natin siya ng while rs dot next so i-call natin ang ating ginawa dito na string. Okay, so bid equals rs dot get string. Then i-call natin ang book ID na galing sa ating database. So itong mga column name. So ito book ID, book name, ISBN, edition, author, publisher and status. So yan po yung ilagay natin dito. So copyin lang natin. Okay, then next is yung B name. Then BISBN, then B author, then B status, then B edition, then B publisher. Okay, then ito naman, so i-call natin ang book name, then ISBN, author, then status. So ito pong mga column na to is galing po ito sa ating database. Okay, then edition and publisher. Okay, so yun guys. Okay, then ang next, mag-create tayo dito ng object in row equals, then i-call natin ang ating string. So ito, so yun guys, so para mag-display siya sa ating table. So lahat po ng object na ito or string, so dapat natin i-call. Okay, then terminate, then model dot add row, then i-call natin ang row. Okay, then after dito,
So i-call natin ang ating disconnect na function sa database. Okay. So then dito sa ibaba, dito sa ating connection, so i-call natin ang stmt then equals con.create statement. Okay, so yun guys. So, ato i-try o i-debug kung mag-display ba yung record. Then, dito sa ano muna guys, i-call muna natin ito para automatic mag-display ang record sa table kung i-run natin ang ating system. Okay, then, try natin i-debug. So, click natin ang book details. Okay, so yun guys. So, nag-display ang ating record. Okay, so, pero, hindi po siya nalagay sa tamang sequence. Okay, so, ayusin natin to. So, dapat ang itong edition. So, dapat, ano siya, parang nagka interchange yung pag-display. Okay, so palit i-fix natin siya. So dito sa book record natin, so ang first is book ID, book name, then ISBN. So ISBN, then edition. Then author, and then next is yung publisher, okay. So then dito naman, so dapat nating ayusin yung pagkasunod-sunod, so book ID, then bay name, ISBN, then edition, then next sa edition is author, then next sa author is publisher. Okay, so nagka-interchange yung display. So dito naman, ayusin natin yung pagkasunod-sunod. Then edition, author, publisher, and status. Okay, so try natin ulit. Okay guys, so nakasunod-sunod na yung ano natin, so nasa tamang display na siya. Then click natin ang home, then add new book. For example, dito tayo sa mag-add tayo Python programming. ISBN, none, publisher, edition 2015. Then cancel, then book details. Okay guys, so nag-display yung record natin dito sa ating book information. So ang next naman natin is itong search. So dapat pag search natin dito, so mag-display ang information na ating i-search dito sa text box. So dito guys sa book record. Then dito naman sa ibaba, mag-add tayo ng search function. So dito sa text natin, so click, then dito tayo sa events,
then key, then itong release. So dito tayo, then dito naman, so kopyahan lang natin itong model, ito na function, then mag-create tayo dito ng string. Ano natin is tx, yung function, then equals text box search, then dot get text, then if text dot equals kung empty, then lagyan natin siya ng system dot out dot print ln, then dito naman i-call natin ang ating loads books. Okay, then dito sa else, so mag-create tayo ng function. So pwede lang natin kopyahin itong function na to. So copy lang natin, then ilagay natin dito sa else. Okay, then dito naman sa select statement natin, so lagyan lang natin siya ng select all from table, then where book name like, then lagyan natin siya ng percent, then plus, then i-call natin ang text box search dot get text, then plus, then double quote, then percent. Okay, then terminate. So yun guys, so ito yung function sa ating pag search. So i-try natin ilibag kung may ma-hit ba tayong record. Okay, so try natin ang Java. Okay, so yung search natin is naka-work na siya. So kung ano yung sinesearch natin dito, so yan po yung ma-retrieve. Okay, so yan lang guys, and sa next chapter natin, so dito na tayo sa pag-add ng student. Okay, so dito sa add, and don't forget to subscribe my channel SourceCodePH, and God bless guys, and I hope na may natutunan kayo sa ating tutorial, and God bless.